Hello po, Ma'am Vicky. Good evening po. Ito po ang reaction video ko po ngayong araw tungkol sa topic po natin na tinawag na a silent tragedy and how we are raising our children. Ang natutunan ko po, Ma'am, ngayong araw ay tungkol sa mental illness. Tapos, marami akong natutunan, Ma'am, na kasi po, Ma'am, 37% increase in depression has been noted. So, lalo na ngayong pandemic, Ma'am, para tumataas kasi meron lang tayo sa bahay, Ma'am, nakakulong. Even ako rin, Ma'am, parang na-lock up ako, Ma'am, tapos alam niyo na feeling, Ma'am, na parang kulong na kayo, tapos parang wala na kayo makikita na light or liwanag. At yan po ang naranasan ko po noon, Ma'am. Pero, Ma'am, ngayon, Ma'am, hindi na ako nag-mind, Ma'am, kasi I ask the Lord na, Lord, sana Lord, natulungan mo ako, Lord, na ngayon sa estado ko na puros dilim ang nakikita ko. Tapos, yun, Ma'am, parang naliwanagan ako, Ma'am. At ngayon, Ma'am, parang positive ako ngayon, Ma'am. Parang kahit meron ako sa bahay, Ma'am, ay parang positive lang ako, Ma'am. Wala akong nakikita na negative. At sabi rin ng lola ko po, Ma'am, na Lord, huwag kang maging negative. Palagi dapat always positive lang kasi it gives you peace of mind. Yun, Ma'am, peace of mind. Yan ang tumatak sa aking isipan at puso, Ma'am. Peace of mind. Even si Sir Jeff po, Ma'am, sinasabi niya sa amin na dapat meron kaming peace of mind kasi it gives us peace in our mind. Diba, Ma'am? Tapos, yun po, Ma'am. Tapos, Ma'am, in every sickness, Ma'am, or illness, lalo na yung mental illness, I might cure, Ma'am. Yes po, Ma'am, dapat di po natin mawala na. Dapat di po tayo mawala ng pag-asa, Ma'am, kasi, Ma'am, ang Panginoon na natin, ang totoong cure, Ma'am. At yun po, Ma'am. Tapos, meron pa akong natutunan iba, Ma'am. At ang sunod, at ang next ko po na tutunan, Ma'am, ay tungkol sa aming generation. Kami mga new generation or millennials. Tapos, ang tutunan ko rin po ay, Ma'am, ay kami po, or we are overstimulated in gadgets like games, YouTube, or other things in social media. Tapos, kami rin po, Ma'am, ay we are overgifted in material things. So, yun po, Ma'am, parang tumatak din sa aking isipan at puso na parang naigo ko, Ma'am, ba? Parang tumatak sa aking isipan na dapat mag-take din ako ng responsibilities inside of anong binibigay sa akin ng mga magulang ko. Dapat ako naman yung magbawi at dapat di rin po ako mag-spoiled. Yun po, Ma'am. Yun po ang di ko gusto na magiging spoiled po ako, Ma'am. Kasi po, Ma'am, alam ko po, Ma'am, na sama po ang maging spoiled. Parang lahat gusto mo na. Tapos, kung anong gusto mo or anong gusto ko, dapat yan, Ma'am. Bilhin mo ako yan pa. Tapos, yun po, Ma'am, yun po ang di ko po gusto na magiging ako, Ma'am. At, Ma'am, na-realize ko rin po, Ma'am, na parang sa aming generation is easy to access, Ma'am, na kahit ano, Ma'am. Kasi meron, Ma'am, mga gadget, Ma'am, technology, mga cellphone, laptop, at tablets po, Ma'am. Tapos, aside of that, Ma'am, aside of binibigyan po kami ng mga kailangan po namin ng aming mga magulang, dapat mag-take rin po kami ng responsibilities, Ma'am, kagaya ng maglinis ng bahay, maghugas ng plato, maglaba, or nakatira ka, or ako, nakatira ako sa bukid or sa probinsya, dapat magsibak ako ng kahoy, mag-igib ng tubig, at iba pa po, Ma'am. Tas
Tapos meron pa po, ma'am. Ito, ma'am. Oh. Inulat ko po. Ito po. Tapos basahin ko po, ma'am. At ito po, ma'am. Oh. Today's children are being overstimulated. So parang sa po, parang na ispo-poil po kami at overgifted with material objects. But they need the fundamentals of a healthy childhood. So aside of material things po, ma'am, kami or tayo po, ma'am, mga anak po, ma'am, ay kailangan din po natin ng healthy childhood, or in simple words po, parang bonding or connection sa parents po, ma'am, such as emotionally available parents, clearly defined limits, responsibilities, balanced nutrition and adequate sleep and movement in general, but especially outdoors po, ma'am. So ma'am, dapat po tayo mga anak, dapat mag-take action tayo, ma'am, or mag-first move sa ating magulang, ma'am, even parang di tayo comfortable, ma'am, kung meron sila, ma'am, kasi nasanay natin, kasi nakasanayan po natin, ma'am, na wala po sila, tapos palagi tayo sa school or sa trabaho, kaya di po natin sila pakikita always. Tapos ngayong pandemic ay pasalamat din po tayo sa Panginoon, ma'am, kasi wala tong pandemic, di po magka-close or mag-strong yung bond namin ng family ko po or sa inyo din po, ma'am. Kasi po, ma'am, ngayong pandemic parang na-strong yung bond namin, ma'am, lalo na yung sa lola ko po at sa ate ko po, ma'am, sa ate ko po, kasi noon po, ma'am, yung walang pang pandemic, kasi hindi po kami close ng ate ko po, ma'am, so parang di kami magkasundo or palagi mag-away kahit ngayon po, ma'am, pero ma'am, ngayon, ma'am, parang nababawasan na po at yung nag-close po kami, ma'am, nag-share na kami ng mga interest. Tapos yung bonding po namin ay mag-watch ng movies or magtingin po kami ng nakakatawang video. Tapos yun po, ma'am. Tapos meron din po kami responsibilities, ma'am, sa bahay, ma'am. So for me, ma'am, maglinis ako ng bahay at siya rin po, ma'am. So sa amin, ma'am, mag-take action na po kami, ma'am, or minsan, ma'am, sabihan ako ng ate ko po na, Lord, maglinis ka ng bahay at mapan at tuwalisan mo ang bahay lang. Tapos ako din po, ma'am, tamad. Tardy kayo, ma'am. Tapos yun po, ma'am, sinusunod ko po, ma'am, kasi ma'am, alam ko po, ma'am, na kapuy siya, ma'am, na parang na tired masyado, ma'am, kasi ma'am nagatrabaho na po siya, ma'am. In this day po, ma'am, from February po, ma'am, nag-start siya, tapos ngayon March, so one month na po, ma'am, nagtrabaho po siya, ma'am, sa Miltihan po. So mabuti na po, ma'am, kasi nagtrabaho po siya, ma'am, pero hindi ko sinasabi, ma'am, na parang ako na lang yung bunso, ma'am, porket bulso, ma'am, walang tinatrabaho. So ako din po, ma'am, maskin simple yung trabaho lang po, ma'am, sa bahay, ma'am, masaya na ako, ma'am, kasi parang nakakatulong ako sa pamilya ko at gusto ko rin po malinis ang bahay, ma'am, kasi alam niyo na po, ma'am, na pangit tingnan ang makalat. So yun po, ma'am, at I feel ko rin po, ma'am, na proud ako sa ate ko, kasi even though na student siya, nag-work pa din siyang ngayon, ma'am, para makatulong sa aming pamilya, ma'am. At ma'am, yung every sahod niya, ma'am, binibigyan niya yung magulang ko ng I think 50 pesos, 100 pesos, pero ma'am, sa kanya, ma'am, na siyahan na siya, ma'am, kasi ma'am, alam niyo, ma'am, na feeling na parang nakabigay ka sa inyong kapwa or sa pamilya, parang mag-felt warm yung heart niyo po, ma'am. Tapos, opo, ma'am, yun. At ako rin po, ma'am, parang feel inspired na gusto ko rin magtrabaho, ma'am, para makatulong sa aking pamilya, ma'am. At
sa aking isipan po, ma'am, parang siya yung breadwinner sa aming pamilya, ma'am. Kasi po, ma'am, gusto niya na makatulong sa aming pamilya, ma'am, at mag-take action agad siya, ma'am, kung ano ang tamang gawain. Kung ano ang gawin niya, ma'am, diretso dayon, ma'am. Tapos yun po, ma'am. At ano pa ba? I'm sorry po, ma'am. At ako din po, ma'am, while nagtatrabaho si ate po, ma'am, sa Miltihan, ako po, ma'am, meron po sa bahay, ma'am, na naga-online class. Tapos nakakalimutan ko rin po maglabas, ma'am, yung mag-soring-soring sa labas kasi busy masyado ako sa mga gawain, ma'am, kagaya ng online class at sa gawaing bahay, ma'am. Kaya po, ma'am, parang nahihirapan din ako mag-balance, ma'am. So, ma'am, I learned also that we need go to outdoors and have some fresh air outside at magpawis din po tayo, ma'am. Even though meron tayo sa bahay, ma'am, dapat mag-strolling or mag-enjoy sa labas, ma'am. Mag-fresh air din po, ma'am. At ganyan din sinabi sa akin ng lola ko po, ma'am, na, Lord, gawas-gawas po, Lord. Pag kuha ng fresh air ba? Tapos yun po, ma'am. Tapos parang sa totoo lang, ma'am, parang ginaganyan ko lang, ma'am. Parang pinapalapas ko lang sa akin year. At minsan din po, ma'am, na parang napaisip rin ako na dapat kailangan po ng maglabas-labas at mag-take ng fresh air kasi dito lang ako sa bahay. Ang surroundings pa ulit-ulit na lang. Tapos, yun po, ma'am. Tapos, matakot lang ako lumabas, ma'am, kasi, ma'am, yung bahay po namin, ma'am, malapit po sa kalsada. As in po, ma'am, malapit po sa kalsada, ma'am. Ganito po, ma'am. Example, ito yung bahay. Tapos, ito yung kalsada. Malapit na po siya doon, ma'am. Tapos, parang every time po, ma'am, meron mga truck na muagi, ma'am. Tapos, malalaki pa, ma'am. Tapos, yun po, ma'am. Natatakot po ako, ma'am. Pero, ma'am, I pray that and I hope that one day or someday, ma'am, na makakalabas din ako, mag-take pa na fresh air. Tapos, yun po, ma'am. At natutunan ko rin po, ma'am, kanina na dapat, instead, ang parents ang mag-adjust sa amin, ang aming sarili, or we should adjust ourselves because malaki na po tayo, ma'am, eh, habang dumadaan ang panahon ay lumalaki tayo at dapat mag-take tayo ng responsibilities at tayo na mag-ayos sa ating sarili through the name of the Lord. Amen. Ma'am. Tapos yun po, ma'am. Tapos while nagatulong sa atin ang ating pamilya, dapat tayo rin po ang magtulong sa ating sarili kasi malaking problema po, ma'am, kung di tayo magtulong sa ating sarili, ma'am. At dapat po, ma'am, di tayo mag-stress kasi, ma'am, sinabi niyo rin po, ma'am, na your stress affects your mental illness. So kung mag-stress kami, ma-affect yung mental illness po namin. Tapos while po, meron po kami sa bahay, dapat mag-cooperate din po kami sa aming parents, ma'am. Just like mga conversation, ma'am. Kung gusto nila mag-conversation, edi mag-pwede rin tayo, ma'am. Yung parang makisabay din po, ma'am, ba, para mas strong yung bond po namin, ma'am, at sayang din yung panahon, ma'am, na meron lang
po tayo sa bahay, ma'am, kasama yung mga anak natin or mga parents po natin, ma'am, tapos di tayo masyado nag-interact sa kanila at I'm sorry po, ma'am. Tapos ang last po, ma'am, ay dapat ay ang mga kabataan ngayon, kami po, ma'am, na very entitled po, ma'am. Tapos yun po, ma'am, na very entitled po. At na-realize ko po, ma'am, na parang entitled na ako, ma'am, yung parang mataas na ang tingin ko sa aking sarili, ma'am. Tapos minsan po, ma'am, na nagbigay ako ng utos sa aking ate, so or sa aking ma, so, or sa aking lola, na ma or ate, pwede kunin mo, ate, tapos or kunin mo yan, ate. So minsan din ako, ma'am, parang tumataas yung pride ko po, ma'am, ba, tapos na pansin at mga few days or mga few months past months, ma'am, or even ngayon, ma'am, na narealize ko na hello, mali yung ginawa ko, dapat di ko yung ginawa kasi mali po yun, bo. Tapos yun po, ma'am, na parang dapat ilaw po namin yung pride po namin, ma'am, or sa simple words po, ma'am, dapat lamunin ko po or tayo po, ma'am, yung pride po natin, ma'am. Dapat po, ma'am, na magpakumbaba po tayo, ma'am, or sa English we should humble, ma'am, kasi po, ma'am, sila po yung mas matanda, ma'am, so dapat di po rin tayo mag-utos sa kanila, ma'am. At ano po, ma'am, at last na po, ma'am, yung boredom po, yung sinabi nyo po, ma'am, na it's okay to have boredom po, ma'am, because it gives us peace of mind or silence po, ma'am. Kasi kung meron tayong peace of mind, ma'am, parang ganang ating feeling po, ma'am, ba, tapos meron ding silence, ma'am, yung parang katahimikan po, ma'am, parang peace, tapos yun, ma'am, tapos yun po ang natutunan, tapos yun po ang natutunan ko po ngayong araw po, ma'am, at I'm very sorry po, ma'am, very sorry po talaga, ma'am, kung kakaunti lang po yung napapasa ko, ma'am, kasi, ma'am, medyo busy po kami sa bahay po, ma'am, na tapos marami ding mga transaction, ma'am, minsan magsama rin ako, ma'am, tapos plus homework po, ma'am, tapos ang biniblame ko po yung sarili ko, ma'am, kasi, ma'am, kasi po, ma'am, gawain ko po, ma'am, na magpasa po ng mga tasks or mga offline tasks sa inyo po, ma'am, kasi po, ma'am, kayo po ang nagbibigay sa amin ng grado at ng learning and wisdom po, ma'am, at yun po, ma'am, I'm very and po, ma'am, na sorry po, ma'am, kung medyo utal-utal po ako magsalita, ma'am, kasi medyo nakababaha, kasi medyo nervous ako, ma'am, basta mag-present ng ganito. At yun lang po, ma'am. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig sa aking reaction video, ma'am. Thank you very much, ma'am. God bless and good night, ma'am. Bye.